Alright, so isang magandang araw muli, no? Mga kanitisens sa iilan, no? Sa iilan, mga ilan-ilan na sumusubaybay sa atin. So I think ito yung unang kong magiging, I don't know kung reaction video yung gagawin ko dito. But I think it is. Dito kasi, ito yung particular na video ni Kiefer, right? Na mayroon lumapit sa kanya at ang sabi dito is parang sinabihan siya ng pangit yung video, pangit yung vlog, pangit yung... Alright, panoorin na lang natin, tingnan natin. Ito yung nilive niya noong January 15. Right, nasa QC daw siya nung papaayos ng kanyang sasakyan, yung mga leader seat. Right, at dito ay may lumapit nga sa kanya. Ito, panoorin natin. Yan, nandito kami ngayon kasi pinagawa ko yung aking sasakyan. Over natin ng konti. Over na natin. Saan ba to, boss? Anong lugar to, boss? Ano dito? Mga upuan ng mga... Ano tawag yung boss sa ganyan? Leather seat. Mga leather seat. Dito rin nagpagawa si Wamos, si Leng, si Buboy Villar, si Ruru Madrid. Dito rin sila nagpagawa. Ito, at... Oh, guys. Okay, so ito. Ito na yung... Tapos ito na yung pangyayari. So nakita nyo, mayroon konting katahimikan pagkatapos ng kanya mga sinabi na yon. Ulitin natin saglit. Tapos may pumunta na ng pop filter. Ayan, yan. Right. So puntahan muna natin ulit saglit. Ito. Balik tayong konti. Dito rin ang paggawa si Wamos, si Leng, si Buboy Villar, si Ruru Madrid, dito rin sila nagpagawa. Yeah. Oh, guys. Idol. Ay, picture idol. Okay. Idol. Napangit na mga vlog mo. Bakit? Paano pangit, boss? Pumabado ka sa mga babae, ah. Ay, di. Content lang yun. Scripted lang yun. Kahit na content, di ka nakagawa ako eh. Gagi ka naman. Kamal ka pa. Oo, di. Kasama sa trabaho yan eh. Pero idol pa rin kita. Yun. Pero ba't pumawalo ka sa babae? Pa- wala kasama eh. Dahil ganda ng vlog mo ngayon, pangit mo na. Pangit mo na ngayon. Pangit ka pa rin dati ah. Gagi ka naman, boss. Thank you. Pero kayo lang yun kasi kasama sa trabaho namin yung boss eh. Kahit na pangit pa rin yun. Ayan. So, nag-uusap sila ngayon ng ano. Nang nagpa-picture sa kanya na yun niya sinabi sa kanya pangit bungal ka, hindi ko alam kung paano yung standard ng taong to na nagsabi ng pangit at saka sinabi pangit yung content dahil nga napatol sa babae. So pakinggan pa natin hanggang sa pinaalis yung tao. Sa babae. Ayan. Ayan. So kung nakikita nyo is pinaalis siya ng isa dito sa mga kasama dito ng natao ni Kiefer. Right. So ang sabi ng iba dito is ito ay scripted, right? So may mga nagsasabi na ito ay isang scripted na gawa ni Kiefer. Pero sabi ni Kiefer, hindi ito scripted. So isa sa mga napansin nila kanina ay sinabi ko na pagkatapos niya magsalita ng ilang mga sinabi niya na dito nagpapagawa sila Buboy Villar, si Daleng, sila Wamos, tapos nag-pause muna siya, tapos certain period nag-wow siya, tapos saka umiksena naman itong lalaking ito. Na, unfortunately, yung mga nagsabi sa kanya ng mga bagay na yun. Right? So sabi ng mga netizens dito, isa daw yun sa ano, sabi din ng pinapanood ko na kaibigan, isa din to sa mga parang nagtitrigger na pumasok ka na sa eksena. Right? So parang itong eksena daw to is lahat ng pangyayari is somehow scripted. Right? So ngayon ito si Ronald Alan Taksuan, isa sa mga nag-comment dito. Right, so buksan muna natin ito. Litan ko muna yung camera ko. Ayan. Ito si Taksuan. Ang sabi niya dito, wala ka talagang magandang content. Paawa effect ka na naman. Scripted lang yan. Pansin nyo yung babae sa likod. Same shirt. Nag-work sila dyan. Lol.
So ang sabi ng ano, itong lalaki nga, kasi tingnan, kung titingin niyo yung t-shirt ng lalaki, ito may maraming kulay, may makulay-kulay yung kanyang suot. So ito may mga screenshots si Ronald Alan Taksuan at saka si... Ayan, kung mapapansin nyo, yung lalaki, yung babae sa likod is somehow, same shirt nga naman, nitong lalaki nagpa-picture sa kanya. Right. So ang sabi ni Ronald Alan Taksuan is nagwo-work daw dito yung itong dalawang to, itong lalaki, ito at ang papilo sa kanya at itong babae. But anyway, hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Tapos ito si ano, ito si paano babasahin yung kanya Maynel. Ito na lang yung dulo. Maynel, ang sabi niya, ito na lang basahin ko, Maynel. Ayan, nag-pasa din siya ng screenshot. Minensya niya si Ronald Alan Taksuan. Pinasa niya yung picture ng babae. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, right? So, tingnan natin suot ng lalaki. Ito yung suot ng lalaki. Nakikita niyo yung mouse ko. Ayan. Tapos, yung babae. Ayan, yung suot. Tapos, dalawa. Ito si Maynel. Nakapansin din. Alright? Okay, so sabi nga ng ano, marami nga nagsasabi ito na scripted ito. Ang sabi naman ni Kiefer ay hindi ito scripted. So panoorin natin yung sinabi ni Kiefer dito. Okay, hindi daw ito scripted, sabi ni Kiefer. Panoorin natin. Ito sabi niya. Alright. Umalis kami rito, baka pangit yung kalabasan ng konti, pero awapin niyo, pang scripted yun nag... Ito. Panoorin nyo na lang yung kabuuan. Panoorin nyo lang kabuuan. Pero dito sa bandang to, so sa pang 7, pag 8 minutes na kanyang paglalive, ito yung kanyang sinabi. Okay, nang pangit, anong gagawin nyo? Magiging mabait ba kayo? Ito to. Ano natin? Wala nakita eh. Ay, si boss o. Pang 7. Yan, panoorin mo na natin. Ang grabe naman yun. Puro bad vibes content ko eh. Bad vibes na nga rin ako eh. Kayo kaya kasabihan ng ganun sa personal. Sabihan kayo ng pangit. Anong gagawin nyo? Magiging mabait ba kayo? Magiging ano ba kayo? Mukha bang scripted yun? Naka-live yeah. Na ako. Mukha bang scripted yun? Mukha bang scripted yun? Naka-live nga siya. Hindi sa lahat ng bagay. Gagawin namin scripted yung buhay namin. Ayan. Mukha bang scripted yun, no? Mukhang bang scripted yun? Naka-live nga siya. Mukhang scripted ba yun? So, anyway, pwede naman tayo magkaroon ng script ng mga gagawin natin kahit na naka-live tayo. So, pwede rin naman tayo magkaroon ng scripted ng mga gagawin kahit na naka-live tayo sa Facebook. Sabi pa niya, hindi naman lahat ng bagay is gagawa natin ng script, which I agree. May mga bagay talaga na direct-direct lang na spontaneous lang na nangyayari sa ating mga buhay. Anyway, hindi naman mahalaga sa akin yung scripted dito or hindi. So, gusto ko lang na nakita ko lang to, no? Kasi, isa to sa mga nagiging isipin ko rin sa mga contents na hindi ganun ka nagugustuhan ng mga tao. Though, hindi naman lahat talaga na gagawin ng isang content creator is magugustuhan ng mga tao. Pero, halimbawa, itong isa. May, ano kasi, hindi ko lang kung na-trigger lang ako, pero wala na akong pakialam doon. Ito kung napanood nyo yung video ni Makagago. Ayan, so ipapakita ko. Labas ko muna si Kiefer. Alright, so ito. Ayan. Ito yung interview ni Makagago kay Haring Bangis daw to eh. Ayan, kay Haring Bangis. Right? So ang... May nag-ano kasi sa akin, may nag-message sa akin ng kababayan ko. Tagalayte din kasi ako, isa kong wari-waray, galing ho akong Leyte. May nag-message sa akin si isang kaibigan ko na nasa Leyte ngayon, wari-waray. Naglalaro ng basketball. Ako hindi naman ako naglalaro ng basketball. Nung tanong siya sa akin, right? Nang sabi niya sa akin, Brad, kilala mo ba tong si ano? Si Haring Bangis? Right? Ito si Makagago. Ayan. Ito si Haring Bangis. Si Labador. Kapatid to ni Mr. Focus. Labador yung... Focus lang yung may gym, right? So ngayon, sabi sa akin ng tropa na taga Leyte, kilala mo ba to? Pupunta ba to ng Leyte? Bibinggahan niya to? Parang mga ganun mga term, ganun mga word.
Bakit sabi, meron daw siyang sinabi na hindi magaling mga Tagalete, walang magaling Tagalete, ay sa Bisaya si Mindanao, walang magaling sa basketball, and so on and so forth. So, parang tinamaan yung ego ng tropa kong yun sa sinabi nila, Badar, panoorin natin. Videos din, no? At dito nagtanong si si MG, no, kay Haring Bangis. Bakit parang ang init ng ulo mo sa mga Bisayas, taga Bisayas at Mindanao kahit na may bagyo ngayon? Ano nangyayari sa iyo, man? Mahusay na tao kasi to, mga ka-hombre ko, sa totoo lang. Bakit ka ganun? Actually, ito yung kanyang dahilan kung bakit uminit yung kanyang dugo, kumbaga, sa mga Bisaya, mga Mindanao. Tingnan natin at pakinggan natin. Kasi Kuya MG, na bad trip kasi ako, may isa kasing taga Mindanao. Hinamon ako ng basketball one-on-one, tapos tinatrash talk nila ako talaga. Sabi, puro traveling yung galaw mo. Eh, kitang-kita naman na walang traveling doon. Fundamentals, pag-aralan nyo muna. Di ba, bago kayo mag-comment ng ganon. So, syempre, ako, syempre, medyo nainis ako. Ba't ganito yung mga taga-Mindanao, mga Bisayas? Syempre, gumanti lang ako. Oh, nag-comment ka ng ganyan, wala namang magagaling na basketball player dyan sa lugar nyo. Oh, di ba? Oh, kung talagang magagaling mga nasa Bisayas at Mindanao, bakit sila pumupunta ng Manila para magpaturo sa mga taga-Manila? Ayan. So, iyan sinasabi ko na, ano, na may ilang kaibigan ako sa Leyte na medyo na-trigger. Pakinggan natin yung isang bahagi dito ng sinabi niya about sa mobs. Siriyo? Lakas? Kaya kayo dumayo dyan sa Leyte. Yan, yan, yan. Ito yung namin nalhinamon ako ng one. Ito yung mga mobs naman. Mga kalaruan din nila to. Is pumunta ng Leyte daw. Tapos, ito yung sinabi niya. Komento niya. Ang tanong ko, ba't pa kayo pupunta ng Leyte? Andito sa Manila yung malalakas. Kaya kayo dumayo dyan sa Leyte kasi yung mga taga-Leyte, mahihina sa basketball yan. So, ayun, wala lang guys ha. Ito, real talk lang. Ba't kayo pupunta ng Leyte? Andito yung malakas, Haring Bangis. Ayan, so bakit kayo pupunta ng Leyte? Ba't kayo pupunta ng Leyte? Eh, andi dito nga sa Visayas. Ay, tama. Ba't kayo pupunta ng Leyte? Eh, andito nga sa Manila. No? Capital City, yo. Dito nga sa Manila, yung pinaka mga galing. So, kasama nga siya sa mga galing na yun. So, isa to sa mga bahagi kung saan na-trigger yung aking isang kaibigan. No? Sabi ng kaibigan kong to, kilala mo ba to? So, kasi nakikita niya kasi may mga times kasi napunta ako na nakakasama ko yung ibang mga vloggers. No? So, ayun, so nakakahalubilo ko rin yung ibang mga vloggers. May mga pictures din ako. Nakakasama ko yung ibang mga vloggers kaya nila Team Sawyer. Tapos, na-trigger yung kaibigan ko, sabi na ang sarap gawing bola, ang sarap pauntung-untugin, at sarap, alam yun, yung ang sarap karnihin. So, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Brad, itong ginagawa nila, I believe, isa to sa mga script lamang ng pag-hype ng mga pangyayari. Ito naman si Haring Bangis, parang ito yung gusto niyang ipakita na personalidad na figure bilang isang vlogger. Kaso hindi ganoon yung naging salo ng aking kaibigan, no? Ang pagkakaroon talagang ito si Haring Bangis talagang mayabang, talagang namamata ng mga kakayahan ng mga taga Leyte. Eh, yung mga kaibigan kong 'yon, kahit paano may mga kakayahan din pagdating sa bugbugan. Ito yung naging problema minsan, no? Yung mga ginagawa natin sa online, sa social media, halimbawa gaya kay Kiefer, yung napanood ko rin kasi yung video na itong si, basta may babae siya na pinapalayas, tinatapon yung mga gamit, doon sabi niya script lang yun, pero doon sa comment napakarami talaga yung mga nagalit. Parang dito, ang daming din na-trigger, dami din nagalit, na hindi masyadong nasasalo yung impact ng script na ginagawa natin, at para sa kanila, ang dating doon is totoo. At ang nagiging problema ngayon, pagdating sa kanila, men, totoo yung kanilang pagkakaunawa, nagtatanim sila ngayon ng galit, naghahanap sila ng isang oportunidad, pagkakataon, para magkaroon ng time na, kung kanina, hindi man yung script yung kay Kiefer, na ganon yung mangyari. Na magkaroon sila ng opportunity na para ikaw ay, hindi ko alam kung anong gusto niya lang gawin dahil sa inis at sa kagalit nila, doon sa sinabi sa inasal mo, bilang isang nagsalita sa online. So isa to sa nakikita kong magiging problema natin now and in the future, natitrigger kasi yung feelings talaga ng mga taong nanonood.
yung palabas nga yung mga pelikula nga eh, yung mga kontrabida, yung gumaganap ng mga kontrabida, kahit na alam ng tao na ito'y palabas, yung kanilang feelings is not attached, kanilang feelings is nasaktan talaga sila, talagang yung bida na kanilang sinusuportahan, binubugbog, tapos pagdating dun sa kanilang panood, kahit alam nilang palabas lang to, kahit alam nilang shooting lang to, may mga point na kapag nakikita nila sa personal yung isang taong yon, yung isang kontrabidang yon, is kung ano pa ang kanilang nasasabi, kung ano pa ng sinisigawan pa nila, sinasabihan ng kung ano-ano. So isa sa mga nakikita ko na maari maging problema nito, gaya ng kaibigan ko, so, hindi ko alam kung ano pwede niyang gawin just in case one time dumating sa point na magkita sila nito, itong taong to. Para sa mga nagsisimulang mag-vlog din, so isa din sa mga tingnan natin yung magiging epekto ng ating mga ginagawa doon sa mga tao na nakakapanood ng ating video. Dito sa kwento na to is para pinanindigan talaga ni Haring Bangis yung kanyang pagiging mabangis. Na naka-trigger doon sa mga tropa. Ipiniliwanag ko talaga na ito isang uri lamang ng show, online show lamang to. Huwag kayong masyadong matrigger. Sabi ko, huwag niyong masyadong seryosohin sa lang tong online na mga kasiyahan. Eh, sabi sa akin, hindi Brad, na ano, siguro that particular time na nabasa to, na napakinggan niya to, is na-trigger lang siya ng konti. Pero I believe naman na as time goes by, is kakalma yung mga tropang to. Ako naman, wala akong, ever since talaga, I think, simula nung nag-college ako, din ako nag-basketball, wala akong masyadong pakialam sa basketball. may mga tao talagang natitrigger din talaga kasi sa mga ganit. Kaya dapat talaga din natin, ingatan, think before you click, talagang applicable all the time. Alright, so yun lang yung ano ko, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa online. Kung anong pwedeng idulot. Alright, so dito muna tayo. Thank you so much guys. God bless.